guys, welcome back to my channel again. My name is Mary Jean Manuel at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, subscribe ka. In today's video guys, gusto ko lang i-share yung experience ko sa aking pag-uowa. Kasi wala naman po akong idea na ganun pala yung itatakal namin, yung magiging lesson namin sa uowa. Kasi nung back to my uowa sa pagsasaudi ko, nung pumunta ako doon, hindi siya ganun karis yung uowa. Hindi siya ganun. Kasi face-to-face pa noon. So, noon, nung pumunta ako noon, nung nag-uwa ako, alam ko lang nung pumunta na ako ng Saudi, yes or no, aywa, tsaka la. Yun lang alam ko. Tapos yung magbilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tsaka yung greetings, tsaka yung, hindi namin pinag-aralan yung time, yung oras-oras, hindi. Tsaka yung ipakilala mo yung sarili mo in a sentence. Yun po yung in a sentence in Arabic. Yun po yung pinag-aralan namin. At hindi naman po mahirap kasi napaghandaan namin. Tsaka alam mo yung itatanong nila. Kasi yung i-introduce mo yung sarili mo in Arabic. Yun yung gagawin mo sa uwa. Pero ngayon, ngayong uwa ko sa Hong Kong, diba Cantonese. So, hindi, wala akong idea na meron palang and given na yung may bilang, yung calendar, yung oras, siguro given na yun kasi tatanungin, greetings. Pero alam nyo po, yung oras, kailangan mong mag-divide, kailangan mong mag-times. Meron din kaming subject na may pronouns, adverb, singular, noun, grammar, meron din yung mga kachar-char. So, nung uwa namin sa Cantonese, package deal, nandun na po siya lahat. Nandun siya lahat talaga, grabe. So, yung greetings, nandun na rin. So, ngayon, magre-review ako kasi bukas, exam na namin. Tapos na namin yung pagle-lesson namin ng dalawang araw. So, yun yung 18, 19, then 21, yun yung exam namin, recitation guys. So, ito, magre-review ako. Katulad nung alam niyo nung first day, 'di ba sabi ko sa nakaraan kong video, yung last na video ko yung susundan nito. Sabi ko wala akong idea dun sa lesson, dun sa itatakil namin sa uwa. Wala talaga guys, wala akong idea. Hindi katulad ng iba na marunong na silang magbilang. Nung pumunta na ng uwa, marunong na silang magbilang. Ako, nung first day ko, yun lang yung time, yun lang yung day na na-encounter ko talaga yung pagbibilang ng Cantonese. So, nung first day, sobrang, hindi naman yun ako nahirapan. Kaya lang, syempre, naninibago ka. Syempre, dapat, present yung mind mo. Yung, dapat nakikipag-cooperate ka dun sa instructor kasi makikinig ka talaga. Imbes na yung time na yun, inaantok ka, hindi ka antokin kasi siyempre, gusto mong malaman din kung interesado ka, hindi ka antokin. So, gusto ko rin matuto pero grabe to guys, sobrang grabe. Dalawang araw lang, ang daming lesson talaga. Tapos, sa third day na nang uwa namin, yun na yung examination namin. So, ang hirap kasi recitation, hindi siya handwritten. So, hindi ko alam kung makakapasa ako. Inshallah, sana makapasa tayo kasi yun naman lahat. Sabi ko nga, kung yung iba, kinaya nila, ako pa kaya. So, yung mga kasama ko, ayan, good luck sa atin. Kasi pito po kaming magkakabatch. So, okay naman yung banding namin. Tulong-tulong din. So, kung yung isa, hindi niya, kasi pag nandun ka na sa harap ng camera, na-blackout ka, makakalimutan mo. Ako nga, hindi ko naman ikinakahiya guys, talaga na-blackout ako. So, hindi, nakita ko naman dun kasi, nakita ko dun sa question sa akin na pwedeng yi ang sagot, pwedeng learn. Pero, yung, ang hindi ko alam, yung learn pala is may gagamitin mo yung learn sa, so, kung gagamitin mo yung word na learn sa next, kung ang susundan niya is noun.
So, yun ang hindi ko alam. So, yung ginamit ko nung tanongin niya ako is learn. So, medyo napagalit. Hindi naman siya napagalitan. Pero, parang napahiya ako. Kasi, yun nga, hindi ko nasagot. Pero, meron dun kasi, nag-learn. Yun. Tinatanong niya kasi is time. So, ang susundan nun is noun. So, meron siyang susundan. So, ang dapat gamitin mo dun is learn. So, malalaman nyo lahat yung mga yan, mga kachar-char, pinagsasabi ko. Kasi, after this OWA, iisa-isahin ko po yung lesson namin sa OWA. Kasi gusto kong i-share sa mga gustong mag-abroad, papuntang Hong Kong, ganyan. Gusto kong magkaroon kayo ng idea, hindi katulad ko nalutang wala. Wala ko talaga akong idea nung pumunta ako sa OWA. Hindi ako marunong magbilang ng 1 to 10. So, hindi ko talaga, wala talaga akong kaalam-alam, mga ka-charger. So, nalibago ako. So, ayan. Sa mga next video ko, i-share ko sa inyo kung ano yung mga napag-aralan namin sa OWA para magkaroon din po kayo ng idea kung ano yung papag-aralan nyo sa OWA nyo kung papunta po kayo ng Saudi. Yung papuntang Hong Kong, yung Cantonese po. Para magkaroon po kayo ng idea and of course sa OWA. Ayan, i-share ko din po sa inyo yung mga questions na tatanungin sa amin ng instructor namin para magkaroon po kayo ng idea. Hindi po yung parang sa akin na walang-wala, blank po. As in, pumunta ako, meron akong bala pero hindi ko alam kung ano yung magaganap doon, mga ka-charger. So, pumunta ako ng lutang, pumunta ako ng walang-wala. Ang meron lang ako is bala, pero hindi ko alam kung anong gagawin namin doon. So, mga kung gera, kung sasayaw, kakanta, hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi nga walang nag-advise sa'yo. Marami rin po akong nakakausap na nasa Hong Kong, pero sinasabi ko na may employer na ako dyan, pupunta na ako dyan, pero no hurt feelings naman kasi hindi naman ako nagtanong sa kanila kung ano ba yung gagawin sa OWA kasi hindi naman po ako nagtanong. So, okay lang. Kasi nga, diba, kung magtatanong ko, syempre sasagutin ka. Kasi ako, hindi naman ako nagtanong. So, ano nga naman sasagutin nila nang walang tanong. Diba? Magsabi sila ng ganun, ganyan, eh, hindi naman ako nagtanong. So, meron din akong pagkukulang. So, ayan mga ka-charchar. So, ayan, sasamahan nyo ako saglit sa aking pag-review. Ayan mga ka-charchar. So, ayan, Diba? So, ayan guys, samahan nyo ako. Magre-review ako. Ito. Yum. To drink. Sip. Look. Six. Don't bother. Lean. Lean zero. Lean or lean zero. Long diphthongs. Five. Chow. You. Oi. View. Cup. Oi to love. You to want. Stir fry. Chow. Fi. Fast. Hi. Yes. Yao. To have. Lay. You. How. God. So. Water. Ko. He or she. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na meron long diphthongs, meron siyang short diphthongs, meron siyang short vowels, merong consonants. Pay, lang. View, cup. Tinya, tomorrow. Do, road. Cheng, please. Cheng, please. Zo, to do. Zo-san, good morning. Zo-san. Zuzo,
Zulo, morning. Zulo, morning. K, stand. Ga, ga, ad. Kwan, skirt. Gray, gray, expensive. Gaw, nine. So, yun, di ba? Masarap mag-aral. Yung sinasabi ko sa inyo, yung meron pang clip consonant. O, ayan. Sap, yak, dak. Meron magkakaiba. Yung sinabi ko na syllabic consonant. Ito na lang pahapyaw. Dun sa, ano, pahapyaw dun sa, ano, sa numbers. Ayan. Yun lang kasi yung, ano ko eh. Yung, yun yung first na natutunan ko. I-share ko sa inyo. Yung first na ma-memorize ko ever dun sa Cantonese words. Ito talaga yung, unang ni-memorize ko kasi, ito yung importante, numbers. Kasi, more on numbers sa OWA, katulad ng time, katulad ng weeks, katulad ng year, o yun, pera, o yung money nila. Yung pinag-aralan namin unang-una, yung greetings, yun na yung the rest, sumunod na lang. So, ayan, i-aano ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero hindi ko pa po ipa-familiarize sa inyo kasi yun na po yung next na gagawin ko after ng OWA ko. Kasi wala na po akong anong gagawin after that. Hintayin ko na lang po yung flight ko. So, ayan, ito muna. Ang patikim, ayan. Hindi ko muna ipa-familiarize sa'yo, sa inyo. Basta yung pagkakasunod-sunod-sunod noon is hanggang 10 lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magbilang na lang kayo dun sa sasabihin ko. Kasi ibibilangin ko rin itong kamay ko. So, let's go for it. Nakakita nyo po yung gagawin ko. So, yat, hi, sam, say, look, chat, bat, gaw, sap. So, ayan po yung first na natutunan ko sa Cantonese nung first day namin. So, thank you so much for watching, guys. And please like and share to your friends yung aking YouTube channel. And please hit the bell button para lagi po kayong updated every time po na mag-update po ako ng mga panibagong videos. Thank you so much for watching, guys. And see you on my next vlog. God bless everyone.